For this video, susubukan naman namin gawin ang isa sa mga mahirap na loop, ang DRT loop. Along with this adventure, nasubukan ang aming katatagan, determinasyon, at kung gaano nga ba talaga kami kapreparado sa mga ganitong klase ng biyahe. Halina, samahan nyo kami tuklasin ang natatagong ganda ng DRT. San Miguel. All right. Woo. Yun. Red Horse. Extra strong beer. Tom Tama. Yun, diretso doon, papuntang kabalatuan at saka na FIC ha. Tundaan na ito, papuntang Tibun, San Miguel. Tapos tatagot kami ng kalawakay. Yeah, alright. Nakalimutan ko mag-intro. Welcome back to Kris TV. Grabe itong ginagawa namin ito. DRT Loop. Sama ko nga pala si Evan. Yeah, saligod. Si Evan, si Jeff. At saka si JB, kapatid ni Jeff, Pajak Pagong. Medyo mabigat itong ginagawa namin kasi subukan namin mag-bike bikepacking o bike camping. Yan. Dala-dala content. Tapos talaga ito, pangluto sa kape. A drone. Ka-extra dami na rin. Day 1 namin is Talon Pari. Tapos balak namin mag-overnight camping dito sa may Kendall Monument o Ambience by the Hill. Bahala na. Tara, samahan nyo kami. Pamili yung barangay ng Civil Trees. Alright. Ayan o. Eto, sa kaliwa, papuntang talo ni Eva, tsaka 7 Jess, tsaka si Chubetis. Diyan kami nabudol ni Eman. Dandun ko daw siya binudol. Hindi niya alam, dalawa kami nabudol eh. Ayan dito. Eto na yung papuntang Madlum Cave. Tsaka Madlum River, pero
Hindi kasi kasama sa itinerary namin eh. Kaya kakanan kami. Ayan, ito yung papuntang Madlong Cave saka Madlong River. Ito yung papuntang Kalawakan. Ayan. Alright. Kalawakan! Here we go! Hindi ko na masyadong maganda. Ganda ng bundok oh. Kung hindi ako nagkakamali guys, yun niya tayo yung Mount Manalmon. Hindi lang ako sigurado. Alam ko, pinapakit yun. Oo. Ayan guys, so kasalukuyan namin tinatahak na itong mahabang kalawakan na to. Hanggang ngayon hindi pa rin namin nakikita si Shider. Pulis kalawakan eh. Pulis pang kalawakan. Ayun. Mount Pinagbandarahan pala yun. Mount Pinagbandarahan. Yung may flag doon sa taas. Oh, ang tour guide. Woo! Alright. Ayan, kung magdi-DRT loop din kayo ng reverse, ganyan. Bubugbugin ka ng ahon lusong na combination. Buwelo sa baygapang! Kasi bundok sa likod. Woo! Sarap pagpag! A few moments later. Ayan, pagkatapos namin lumusong, ahon naman. Actually, itong part ng ahon na to, dulo nito is yung malapit na sa entrance ng Talon Pari. Ay, kita ko na yun. Ayun o, banda rin sa dulo. Konting tisa lang. Whew.
Alright. Welcome to Talon Pari. Si Chulitlit. Kalawakan. Kala mo lapit na eh, no? Damn. Pala sa plungan. Kuwari yan. Eto na guys. Malapit na kami sa entrance ng Talon Pari. So nga lang, parang sarado yata. Huwag naman sana. Morning. Tanghali pala. Tanghali na. A little longer than a few minutes later. Ayan guys, so nakapasok na kami. Pinakausapan na lang namin yung ano talaga. Yung rate is 50 per head yung entrance. Tapos 300 yung tour guide. Tapos merong life vest na 100. Pinakausapan na lang namin. Mababait naman yung mga tao, yung mga caretaker. So, tigo 125 kami per head. Medyo mahina yung tubig ngayon. Noong nasa punta ko, malakas yung tubig eh. Hindi daw kasi nag-uulan dito.
natin. So, paalis na kami. Hindi na rin kami nagtagal kasi ito si Eman. Naiwan yung bag doon sa karinderya na kinainan namin. So, hahanapin pa yan. Sabi ng tour guide sa amin, pwede daw kami kumausap nung nagmamotor dyan kung pwede balikan. Angkas na lang si Eman. So, papagos sila na ano lang. So, sana makita pa. So, next stop namin is sa Tila Pilon Hills Cafe. A little longer than a few minutes later. Ayun, si Eman. ewan ko kung magkano iabot ni Eman. Ayun, so kumausap kami nung nakamotor para mabaligan yung bag ni Eman. Sana nandun pa, sana makita pa. So, maghihintay kami dito. Iniwan niya na yung bike dito. Iyatid siya ng motor. Pabalik dito. And dito na kami sa may, ano, ito yung pasukan sa Talunpari. Many, many minutes later. Ayan na si Eman. After 15 minutes. Nakakuha. Nakakuha yung bike. Success! Alright. Tingnan mo, mga taga-probinsya ba ito? Ayaw magpabayad kay Eman. Ha? Ayaw magpabayad. Tinilit ni Eman. Ayaw niya magpabayad. Ganyan ang mga taga-probinsya ba ba? Ayaw magpabayad. Ha? Ayaw pa kasabi. Ayan, so success yung rescue mission doon sa bag ni Eman. Kaya nagbabike na kami papunta dito sa Tila Pilon. Ito, Company 1. Alright. Ang overnight yan, ang last na check ko is 900, dalawa. Ata, ewan ko lang ngayon. Parang mayroon pa sila doon sa loob. Pakto pa sa pangalan, kalawakan. Bagay na bagay eh, no? Kalawakan. Ganda rito guys. Try nyo tong DRT loop. Mabubusog ang iyong mata sa mga magandang kabundukan. Oh yeah. Man! Kaliwa! Kaliwa, kaliwa! Kakaliwa kami. Ito na, Tila Pilon. Tila Pilon Hills Cafe. Ayan, so tamang kape lang muna kami rito habang sila ay tamang update sa mga Facebook account nila. Mga nangiinggit sa Facebook. Masarap yung kape dito kaya pagka magdi-diati look ka, ito, kailangan di mo palambasin dito. Kailangan makapagkape ka rito. Many, many minutes later. Ayan guys, so inabot na kami ng ulan, ano? Hindi naman ulan, ambon lang. Naiwan ko yung bag ko doon sa ilab kalawakan. Kaya binaligan pa namin. Ay, grabe. Kanina si Emma yung nakaiwan ng bag. Ako naman ngayon. Hawa-hawa. Hawa-sumpa.
Yan, buhelo. Okay. Take. Sayang buhelo. Konti lang yan. Pinapos ko ng spalto para mabilis yung ano, pagpadyak, no? Pangit yung spalto, nababakbak eh, nagiging lubak-lub. Isa bikers, maganda. Ah, ito yung ano, Suklib Cave. Malayo pa yan. Ayun yung tilapilan, ang ganda, okay, tara ito. Ayun yung nakasulat na tilapilan. Bakit parang nawalan ng kulay? O puti ba talaga? Ganyan talaga. Ganyan talaga. Ayan, so dito na nga kami magkakalas-kalas kasi pakaliwa, papuntang 13 Falls to eh, tsaka Kendall. Doon na kami magka-camping. Sila Jeff, didiretso na sila pa, papunta doon. Ano tol? Oh. Salamat. Salamat. Basta ano, pagdating doon, kaliwa rin kami. Ah, paglusong. Yung kaliwa ano ba yun ba? Yung iba yung pababa? Oo, oh, pagbaba nga yan, kaliwa. Pwede din kayo sa kanan, kaso nga lang hindi mo alam yung daan dun eh. Hindi po onso. Huwag na, doon na lang. Ba't kung galsan yung hindi po onso pa? Hindi. Actually, mas madalig yung daan yun kasi puro patag dun eh. Ayun, dito na lang kami sa ano. Ang ganda ng kabundukan dun. Alright. Ah! Ayun, so bumili nga kami ng ano, pangagaan. Di namin sigurado kung may mabibila kasi kami doon kaya bumili na rin kami ng mga lulutuin. Bigas at saka itlog. Saka ham. Mukhang totoong apat na ahon pa. Ito kasi si Emma nagtanong pa eh. Hindi nga ako nagtatanong eh. Di magtanong. Mula doon sa tindahan yung pagkaluto namin. Apat na ahon pa daw. Eto, isa na to. Oh. Ay, grabe. Ano, kung gaano kahaba yung ahon ng sasakyan. Ang ganda pala ng background. Ngayon ko lang napansin paglikon ko sa likod ko. Grabe. Nararamdaman ko na lahat. Yung bigat ang daladala ko. Whew. Tapos, tadaan! Ahon pang malupit. Oh yeah! Whew. Second, third verse about the lies you go disperse. You never do shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. A few moments later. Ayan guys, so isang
napakapangit ang pagkakataon itong nangyari. Tutulak na lang kami ni Eman kasi nasirahan ako ng kadena. Ayan o. Shucks. Aray ko. Putol. Sana lang yung missing link ni Eman sakto sa akin. Alam mo, tagal ko na naisip na bumili ng missing link pang 12 speed. Ay, sayang. Ay, baka mangyari na ito. Magbabawas ako. Tapos hindi ako gagamit ng malaking plato. So malamang tulak ako nito bukas sa akli. Ha. Ito si mekaniko Kris TV. Masaya na kahit natin tol ngayon, no? Bumalik ko ba yung ano? Diretso. A little longer than a few minutes later. Yun, so nandito kami sa ano? Sa Mojaco Seal. Yan si Kuya. Ayun, ganda ng sunset dito. Sayang. Hindi kami pwede dito kasi wala pa silang license to operate. So maganda na may pakipag-usap sa akin ni Kuya kaya naintindihan natin yan. By 26 daw. So baka malamang sa malamang balikan namin to. Ganda nung sunset. Sana hindi ako nakapagpalipad ng drone, no? Bukas na naman umaga. Saan ang sunrise ito, Kuya? Saan? Dito. Ah, dun banda. Sayang, di makukunan. Ah, dito. Makukita yung sunrise dyan. Kasi bukas ng umaga. Ayun, no, ganda nung ano. Ang bilis lang nung sunset. Ayun yung bundok ng Arayat. So may kihugas lang ako ng kamay kaya ano, nakakit kami dito. Oh, lubog ka agad. Bilis lang. Magkano po ang 10 pitching? Ano po? 10 pitching po. At saka entrance. Bali yan ito. 150 po. Entrance po, 50. Tapos 150 ang 10 pitching. Ito, 100 po. 100. Oh, murang-mura lang pala. Salamat po. Eh, sige po. Tara, kita po ba kayo? Dalawa lang po kami. Po, sir. Dito na po. Magbabayad na po ba o bukas na lang? Bukas na po ng umaga para... May gising na po ng umaga na. Maganda po ba ang sunrise dito? Opo. Ay, sige. Baka dito na tayo magkape. May dala ka na mga kape na. Sige. Meron po ba kayong tindang pangagaan? O panghapunan po? Panghapunan. Papaluto po kayo. Ah, pwede, pwede. Sige. Ta? Ano pong pangalan itong campsite na to? Adya Briana. Adya Briana. Yan guys, so... Dito. Anong oras na po ba? 6. Ayun, time check. Time check is 6 o'clock. Nandito kami sa Adya Briana. Tama po ba? Adya Briana. Dito na kami magka-camping. Yun o. Tamang kaya na kami ng pinabili naming iniho na manok. Lahat yan guys, kasama tong cook na yan, 300 lang lahat yan. Tapos kalahating manok, o diba? Not bad. Tapos yung kanin, no? Tingnan mo. Palagi kahit hanggang bukas kainin namin ni Eman to, hindi pa rin nabusto eh.